For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magpintura ng rustic wood design. So ayun na nga guys, sinimulan ko na. Bali, pininturahan ko na siya ng black. Yun yung pinaka base coat natin. Kasi yun yung magiging shadow ng ating rustic design. So ayun na nga, isusunod natin is white. Ang ginamit natin dito ay flat latex white. Ginamit natin puti pang ibabaw para ma-enhance yung gagamitin nating wood color. Ang pag-brush nga pala is random lang and alternate lang. And yun, paulit-ulit lang natin siyang i-apply hanggang sa mapuno natin yung ating gagawa ng design. Yung technique nga pala guys dito sa paggawa ng rustic design is wag na wag natin iloload ng marami yung brush natin ng pintura. At syempre bago natin i-apply ay idadump muna natin siya sa isang tela or plywood. Sunod nating i-apply guys is burnt umber. Bali, same procedure lang siya guys. Bago natin i-apply ay idadump natin sa malinis na tulad nito, takip ng balde yung ginamit ko. And ready na siya i-apply. Random lang ulit. Hanggang sa mapuno natin yung area na lalagyan natin ng design. Next nating i-apply ay burnt sienna. Same procedure pa rin guys ang paglagay. Bali, kung mapapansin nyo ay sa kabila nilagay ko ay burnt umber and dito sa kabila ay burnt sienna kasi mas shaded dun part kaysa dito. Yun, mapapansin nyo is para na siyang old wood. Yun, and ang sunod na natin guys ay ang rose sienna. Bale, ang rose sienna ay parang pang detail na natin. Siya na yung pinaka huling part sa pagkukulay natin. And magsisilbing parang siya na yung pinaka highlights nung old wood design natin. Diba, makikita nyo is para na siyang totoong kahoy. At kung mapapansin nyo din ay konting-konti lang yung nilagay kong pintura sa ating brush. Kasi yung rose sienna ay magsisilbi na lamang na highlights natin sa ating wood rustic design. At ito na pala yung pinaka-final na kinalabasan ng ating pagpintura sa ating plant box na wood rustic design. So ayun na nga guys, ang isusunod natin ay maglalagay na tayo ng penetrating sealer. Ang penetrating sealer ay i-seal niya yung pintura natin para mas lalong maging matibay. Bago natin i-apply ang penetrating sealer ay kailangan ay tuyong-tuyo ang ating pintura. Kasi pag hindi tuyong-tuyo ay magbe-blend in lamang siya sa ating penetrating sealer. And guys, make sure na malalagyan natin lahat. Kahit na yung mga lubog-lubog na part. Kaya kahit matagal nating i-apply ay tiyagaan natin para mas lalong masealed natin
yung ating pinaka main color. Yun, eto na yung output. At kung papansin natin ay makintab na yung nilagyan natin ng penetrating sealer. Pero para mas maging matibay, ay lalagyan natin siya ng liquid tile top coat clear. And paalala lang guys, kailangan tuyong-tuyo din yung nilagay natin na penetrating sealer bago tayo maglagay ulit ng ating liquid tile top coat clear. Guys, yung ginawa nating rustic design ay pwedeng-pwede nyo rin gawin yan sa inyong mga bahay. Hindi man ito nakadesign bilang wood, ay pwedeng-pwede nyo itong gawing rustic. Humanap lamang kayo ng color palette na gusto nyo at pwede nyo na itong gawin. Sundan nyo lamang yung procedure ng video na ginawa natin ngayon. At eto na nga pala yung pinaka-finished product ng ginawa nating rustic wood design.